Okay guys, ito na, serious na talaga tayo ha. Dami natin hugot dun sa previous episode natin dahil sa, of course, yung mga nangyayari sa love life ng ating bayan. It's a reflection of our society and psychology. Ayan, kung kailan natin kailangan tong reporter natin, nag-back out na tong reporter natin. Sir Mark Gamboa, andyan po ba kayo? Kasi balita ko kahapon, nandyan ka sa Franchise Committee on Franchise ba yan? Dyan sa Philippine House of Representatives kung saan pinag-usapan po yung SMNI. Ano po yung report nyo dyan on the ground? Mark Gamboa, report nyo. Ayan. Ayan, namute ka tuloy. Sir, Mark Gamboa, can you hear me? Ano po yung nangyara kahapon dun sa... Nakamute ka pa rin, bro. Ito, tatanggalin ko natin. Ayan. Mark, ba't nakamute ka pa rin? Sorry, nahulog eh. Saan na yan sa kahapon? Ayun. So, I was there kahapon sa hearing ng SMNI para sa kanilang franchise. At sinabon, binanlawan. sobrang intense yung mga tanong nung mga congressman dito sa mga abogado ng SMNI at mga host ng pumunta. Oo. So sobrang intense, sobrang talagang galit na galit sila. Talagang umabot sa point na ano, may isang congressman na sinabi na kung kaya niyong patunayan yung claims na 1.8 billion yung expenses ni Speaker Martin, magre-resign ako. Gumanon siya. Pero pag hindi niyo mapatunayan, yung franchise nyo, parang ganun. May mga ganong threats na kahapon. Oh, ganyan na kaagad, hammers down. Ganun na kabigat kaagad. Tapos, nung nagsasalita si Ka Eric, yung kasama ni Lorraine Badoy, so magkasama silang dalawa. So, the congressmen were asking him, sino ba yung source mo? Saan mo nakuha yung 1.8 billion na figure na yun daw yung ginastos nila Speaker Martin? Ayaw magsalita nitong si Ka Eric, so nagkakaano na ko na mako-contempt, may ganun na talagang. Oh wow, napakalaga talaga. Oh wow, so you talk baka you undermine your own case, mag self-incriminate, you don't talk, mako-contempt ka, tapos ano na all in na, either mag aalis kayo sa negosyong to or ipo-prove niya na kami ang may ginawang kalokohan dito. Grabe. So, yes. So hostile, hindi lang intense, hostile yung questioning. Hostile is the right word talaga. Oh, I remember this, ito pa, meron yung abogado ng SMNI. Okay? Nagsasalita na we are just doing our job as journalists, trying to uphold the journalistic freedom, ganyan-ganyan. And hindi dapat inaano yung mga rights ng mga journalists. So may mga sinasabi siyang ganun, biglang sumagot yung isang congressman. So are you trying to lecture us? Kung ano ba yung dapat? Wala talagang panalo na, eh. Wala kang panalo dyan, oh. Wala kang panalo. Wala kang panalo doon sa... So... Talagang ano, it was ano, very entertaining to say the least. Pero if ikaw yung nasa hot seat, sobrang tense. So Mark, meron kang video doon, nung na-video mo, allowed ba kayo to video the exchanges? Yes, we are allowed to take videos naman. So, is pero nasa ano naman yan, naka-upload naman yan sa mga pages ng Congress. Kaya nga Richard, nung cabinet secretary ako, hindi ako pinapadalo ng budget hearing eh. Hindi ako pinapadalo ni Ochoa at saka ni Rene Almendras. Dahil pag pinastos tayo sa budget hearing, yan kasi yung pagkakataon eh, ng mga congressman at senador na ibuli ka eh, di ba? Ako naman, hindi naman ako sanay na ibubuli. Pag binuli ako, I will bully back. So sabi ni Ochoa at saka ni Rene Almendras sa akin, huwag ka na humarap. No? Dahil... Nag-meltdown ka ba? Nag-meltdown ka ba, Ronald? Nung na... Ang liit ng budget ng office niyo, di ba? Kayong pinaka. Pero may mga senador at kongresista, tinatanong si Ochoa, bakit nasan si Llamas? Bakit wala siya rito? So sinabihan ako ni Ochoa at saka ni Rene Almendras. Sabi ko, mga bossing, wala akong problemang humarap. Pero pag binastos ako, babastusin ko rin sila. Oo. Oh. Diba? Yun yung sabi ni Ochoa, wag ka nang tumalo. Hindi ka pwede maging abogado ng ABS-CBN.
Oh, wala akong sinasabi na alam ko kung nasan yung kanilang mga boyfriend at girlfriend. Wala ayan. Pero pag nagkapit-pitan, no? Baka may lumabas, no? Hindi ko sinasabi ayan. May lalabas, no? Strong grenades na. Bomb shells. Alam mo naman, laki tayo sa U-belt. E pag binato tayo ng pillbox, babalutin tayo ng molotov. Bastusan na to. Oh, bastusan. So, Sir Ronald, agree ka nun sa sinabi ni Digong nun na huwag niyong bastusin yung mga cabinet members. Kasi diba pinagalitan ni Digong? Commission on appointments ba yan? Or commission? Diba may time na nagwala rin si Digong na huwag niyong bastusin yung mga cabinet? Mahirap lang kung galing eh. Mahirap lang kung galing kay Digong dahil siya yung hari ng kabastusan eh. Kaya nawawala ng credibility. Dapat lang daw, isa lang. Oo. Isa lang pwedeng ano. Ito Sir Ronald, bago tayo babalik kay Mark, no? Kasi I want to get the most out of Mark habang andun pa siya, nag-Maharlika style live from parking lot pa siya. Ito. Sir Ronald, itong nangyayari sa SM9 ngayon na clearly talagang going after, you know, the leadership of the Congress, etc. Ano to? May pagka-suicidal na ba ito? Digging their own grave na ba? All in na ba? This is declaration of war na ba? What's going on there? Or this is still attrition warfare sa tingin mo? Ganyan eh. May sense of entitlement sila eh. Diba? Dahil ang tagal nila na ang tingin nila na sa kapangyarihan sila, they can do nothing wrong. No? Hanggang ngayon, ay ganun pa rin ang pagtingin nila sa sarili nila. Hindi nila nakita yung writing on the wall as early as this year. Paano, early this year, tinanggalan na sila sa kwan eh, tinanggalan na sila sa Facebook eh. No? At kanina, may podcast ako sa US, sabi ng mga tiga US, nag-rally sila sa Facebook para tanggalin yung SMNI dahil puro fake news na lumalabas. Sa Silicon Valley? Oo. Oo, at nangyari yun, tinanggal sila. Ang ginawa nila, bumalik sila, binago lang nila yung pangalan. Binago nila yung pangalan para makabalik sila sa Facebook. Ganun kasi yung style dyan eh, di ba, Mark? Babaguhin mo yung pangalan mo para makabalik ka. Pag rename ka, loko talaga. Oh. Yes, or rename lang. Pero marunong din sila Facebook, kumaga natin case na dun eh. Ganun ang ginawa nila. Sir Ronald, tanong ko lang ha. Sige, Mark, balik muna ako sa'yo, Mark. Mark? Oo. Bago ako babalik kay Ronald, yes. Mark, habang nandiyan ka pa, no? Ang question ko, Mark, is do you have a sense na yung nakita mong circus, let's just call it what it is, dun sa hearing na yan, kasi almost interrogation na niyan, do you think na may, hindi lang posibilidad, no, pero may probabilidad na they will go for the jugular, meaning yung prangkisa mismo ng SMNI could be up for question na ngayon. Do you think they might go that far? Or magaling yung mga abogado ng SMNI to essentially let the dust settle a bit? Anong basa mo? I know it's a hard prognostication, pero kung tataya ka ngayon, sa tingin mo may posibilidad or probability even na yung prangkisa? Hindi lang posibilidad, mataas yung possibility na maalisan talaga ng ano ng prangkisa yung SMNI. Mukhang galit yung mga congressman eh. Pag sa ganong sitwasyon, alam nyo din yan, alam din naman ni Sir Yan na minsan kahit anong sabihin mo eh, yung nga pag binubuli ka na ng mga congressman, wala kang panalo eh. And it brings me back ABS-CBN. Doon sa ABS-CBN. Poetic justice. Binigang bola. Poetic justice. Diba? Kung paano na-handle nyo yung sa ABS-CBN, kahit anong paliwanag mo na hindi, yung sa BIR, bayad lahat yan, yung sa ano, maayos lahat yan, walang mga kaso, wala eh. Parang formality lang na you get to air your side, you know, at the end of the day, kapag galit sa'yo yung mga congressman, if they have the numbers, you will lose your franchise. And ako personally, parang hindi din okay naman sa akin na in the same way na ayoko nung nangyari sa ABS-CBN, parang hindi din maganda na na-weaponize minsan itong mga franchise kapag ayaw sumunod, kapag hindi ko gusto. I feel like news stations have the right para i-ere yung ano nila. Meron naman tayong mga cyber libel laws kung talagang sumusobra na parang na-weaponize kasi itong sa pagdating sa franchise. Pero yun na eh, it is what it is eh. Kumbaga, double-edged sword yan eh.
'di ba? Yung pwede mong gamitin parang sa genie's out na, 'di ba? Mark, parang after what happened to CBN, wala na, may precedents na eh. Medyo you've crossed the line na eh. Kaya nga poetic justice eh. 'Di ba? Ikaw, Sir Ronald, anong basa mo dyan? Do you think this is shot across the bow or this is ano na talagang go for ano na to? Jugular na ito? Sabi nga ng lolo ko, Richard, Mark, no? When it rains, it pours. Diba? Tuloy-tuloy na yan, no? Diba? At hindi lang yan isolated. Konektado yan sa ibang political targets. Diba? Perfect score. Tawa ko nga, poetic justice. Dahil nung sila yung nasa kapangyarihan, ginawa rin nila yan with impunity. Diba? Ginawa nila yan sa ABS-CBN. Na isang isang legitimate media na talaga nanalo ng legitimate awards. Hindi nagsasama award ng kung ano. Just to be clear, hindi the same level yung dalawa na yan. Okay. Pero ginawa pa rin nila. Kaya ulit-ulitin ko, poetic justice. No? Dahil yan ang ginawa nila kay Chief Justice Sereno, ko Waranto, no? Kay Laila De Lima, etc. Di ba? So, konektado yung offensive na yan, no? Na sila naman ang nasa target, nasa firing range. Kaya hindi ako masyadong naiiyak, Mark, sa nangyayari sa kanila, no? Hindi ako masyadong naiiyak, Richard. Hindi naiiyak sa tawa. Baka mas maiyak pa ako doon sa love life ni Richard. Ayan na naman tayo, Ronald. Alam ko ikaw ang gusto mong pag-usapan. Nagpo-project ka na naman sa akin. Sir Mark, bago ako babalik kay Boy Hugot dito. Ito. Usapan natin to. I mean, Mark, how should I put it? I mean, is there a possibility? Kasi yung isang criticism is, kung mawala yung franchise ng SMNI, baka pwede bumalik ang ABS-CBN, but through partnership, with some people, you know what I'm saying? Like there's like obviously, diba? There's this there's a possibility na pwede bumalik ang ABS-CBN, diba? I mean, isn't that a discussion? If mawala yung SMNI, yung kanilang franchise will be available, will be for sale in the same way na binili yung franchise ng ABS-CBN nila Villar, diba? Diba? I don't see anything stopping ABS-CBN from trying to acquire yung franchise ni SMNI. Diba? So, posible talaga yun. That's in the realm of possibility talaga. Is this being openly discussed by the bloggers? I mean, of course, Mark, ikaw yung original na blogger sa atin lahat. Can you tell us a little bit about the discussion? Mga kaibigan natin dyan, mga Banat Boy, Banat Bay, Maharlika. I mean, kasi si Maharlika, diba, nag-live siya 2 nights ago na eto na yung parang coup plot almost laban sa SMNI because ang argument niya, galing din siya sa parking lot katulad mo, ang argument na is because SMNI is the platform for Digong. So, that's their original sin daw. This is not really about this report and all of that. At naghahanap lang daw ng excuse to shut down SMNI. Of course, very conveniently, finorget all of the issues with red tagging and hysteria. But si Mayor Magalog, nagalit sa kanila at some point. Doon sa mga questionable na nilang people. I mean, what is your read on this? Yung mga nagwawala na rin ba? May marching order na ba sa mga big bloggers na pro-digong? Because SMNI is one of their amplifiers, diba? It's one of their big platforms sa mainstream media or whatever media you can call that. Now more than ever, kasi sa politics ngayon ako nag-active ulit, matagal ako nagpahinga. Pero now more than ever, yung mga Uniteam na vloggers, they are starting to choose a side na. So hindi na pwedeng, wala na masyadong nasa gitna eh. It's either you stay loyal to the admin or nandun ka na sa side ng SMNI, Duterte, anti-ICC. So, you have to choose na. Ganun na nangyayari. Hindi na pwedeng nasa gitna. So, yung panahon ngayon, now is the time talaga na nagpipilian na ng side. And kaya medyo magulo yung nangyayari ngayon pagdating sa blocking. So, si Maharlika, she's doing well. And the thing is, that's the only advantage na meron ng DBS sa ngayon, ang mga Duterte, is yung kanilang vlogging, yung kanilang social media, they're still the best at it. Are they the best at it or meron silang first mover's advantage? Because Mark, they were active 6-7 years ago, right?
years ahead of you, many years ahead of me, di ba? So feeling ko, not necessarily because they're the best, but because they really built the machinery nung 6 years ago. But are they still strong? Pero you could say the same thing to the Marcoses, kasi mga Marcoses, matagal din naman nagpe-prepare for this, di ba? Pero mas active, mas maingay, mas passionate. I could say mas passionate yung mga DDS. And that is the thing that siguro gives them confidence na kakayanin ko to kahit admin yung kalaban ko. So yun yung tumatakbo siguro sa isip. Ay, tama ba yung ganun na may confidence ka because of that? Will that be able to do anything? Yes. Hindi ko alam, pero yun eh. It's the same na pati sa issue sa ICC that we'll talk about later. Yeah. Nilinili na yung mga black. Yes. Pero Mark, nahati rin sila, di ba? Nahati din yung mga DDS na yan. May mga nag-BBM, di ba? Katulad ni Thinking Pinoy. Diba? Hindi ganun kalaki yung umalis, pero merong umalis, may nabiyak sa kanila, yeah. Diba? Oo. Tapos sa katulad nga sabi ni Richard, may mga bago rin na players, no? Katulad nung yung mga diehard DDS, ano, maraming intact. Syempre may mga paisa-isa na tatalon, may paisa-isa na lilipat ng kampo for whatever reason, pero for the most part yung mga banat bay and mga yung mga diehard na mga DDS talaga. So, nagsasot, nagano na eh, mobilize, nagano na, nagpe-prepare na. Prepare na for talagang all out civil war na to, civil war. Baka may budget galing China. Tanong lang yun, hindi yun na conclusion, ha. Tanong lang, no? Baka may tumutuloy na super. Ronald, ikaw na lang pahamak natin. Maingat yan si Mark Gamboa. Tanong lang yun. But Ronald, what about the aspect na sasabihin nila, di ba? Kasi yung radio ng ABS CBN dati, di ba may partnership dun sa Romualdez Media or something? Ngayon, di ba? So some are saying, yeah, exactly. So some are saying maybe this whole SMNI episode is just a springboard para eto na yung new partnership na akyat Romualdez ABS-CBN come back and to get. Yun na sinasabi pero, na anong pero, basa mo dyan? Pero una, Richard, hindi kasi laki ng ABS-CBN yung SMNI. Ikalawa, merong notoriety yung SMNI na wala yung ABS-CBN. So baka apples and oranges eh. Baka magkaiba eh. No? Limawa, kung investor, mag-invest ba ako sa SMNI? No? Or kukunin ko ba sila as a partner? No? Di ba? May iba't ibang permutations yan eh. Pero offhand, magdadalawang isip yung mga investors. No? Dahil iba yung ABS-CBN, iba yung SMNI. But I mean, it's getting the franchise, right? I mean, it's getting yung franchise. Tapos ang issue dito eh, technicality, logistics, di ba? Ikaw, Mark, anong basa mo dyan? Kasi yun yung opening so, yun nga, good point to Richard eh. Kasi isipin mo yung number one radio station dati ng ABS-CBN, ngayon, kalahati is owned na by Speaker Martin's family, di ba? What's stopping na ganun din yung mangyari? Sa pag nawala yung franchise ng SMNI, it will be available for sale na kukunin din ng isang company na connected kila Speaker. Kasi he's building a media powerhouse na eh. Ang laki nung kanyang reach na ngayon sa kanyang stations eh. Eh kung ABS-CBN pa, di ba? Really? I didn't know that, Mark. Can you tell me a little bit about it? Kaya ni Ronald. I was not... Hindi ko alam gano'ng kalakas yung media machine nila, Romualdez. Can you tell us a little bit? Malaki. Sa radio, malaki. Lumalakas na. How many stations do they have? Mga 70? Oh, wow. Around 50. Malaki talang operation yan. Oh, wow. Nationwide. Mga local radios. Local radios. Yeah, malakas pa rin ngayon, ang radio, lalo sa probinsya. Ang daming teleradio ngayon eh. No? Nanganganak na yun, puro teleradio eh. No? Ang hindi ko lang sigurado, Mark, paano yung mga bloggers na DDS, hindi naman sila nakatali automatically sa SMNI eh. Independent naman sila, di ba? So, ibang klaseng relasyon yung gagawin ng gobyerno dito sa mga bloggers. Diba? Yung, Digong. It is with Digong. Kung anong sabihin ni Digong, kung saan ano. And ang malaking factor din dyan nga is dahil yung support base ni Digong is still very much malaki pa rin. Yung mga nanonood ng diba? Digong na videos. Oh, Vizmin, Solid South. Oh, Vizmin, Solid South. Oh. Nationwide, yung appeal ni Digong is still there. I could see eh. Kasi the same way na nangyari nung sa franchise ng ABS-CBN dati, lumabas sila lahat. Ngayon, lumalabas na din sila uli eh.
So meron eh, may charisma yung si Tatay Digong eh na nandoon eh, and kaya lalabas yan and iinit lalo, and yun nga, the administration needs to be prepared din on that side. Although yun nga, hindi ko alam hanggang baka ingay lang social media kasi ang tagal pa ni PBBM, still 4.5 years pa in power, di ba? So he still has to make that kahit ingay sila Tatay Harry Roque eh. Baka wala din. Kaya let's talk about your favorite guy, Harry Roque. ICC si Digong, no? Hindi na siya makakapag-radyo. Kung sakali makuha ng ICC. Oh, next episode na natin yan, Sir Ronald. Bago tayo mag-next episode, ICC, perfect segue net. Let's talk about the most important person in Mark Gamboa's universe. Attorney Harry Roque. Anong basa mo sa kanyang mga hanash? Mga latest hanash niya? Na solidarity, self-expression. Siyempre, he's the main defender ng SMNI, being also a host sa SMNI. And Harry Roque is, he's the presidential spokesperson of Digong for a reason eh. Magalang eh. If, di ba, if tumagal ka ng ganun kay Digong, lahat ng mga ginawa ni Digong, and, di ba, he's good at what he does. Kaya, siyempre, all-out support siya sa SMNI, defending yung station, lalo na he's part of that station. So meron sariling vlog si Harry, and ayan, and syempre pinapanood siya ng mga DDS na faithful tungkol dito, and all of them are leading towards ano, kung sa'yo, Mark, ang problema lang Mark ni Harriet no, ay hindi na grab on sa kanya yung Duterte magic katulad ng kay Aimee, kay Bongo, kay Francis Tolentino, kay Bongo, at saka kay Bato. Dahil hindi siya nanalo nung tumakbo siya sa Senate. Ikalawa, hindi nakatulong yung kanyang pagiging spokesperson ni Digong kay Vice President Sara Duterte. Patuloy pa rin bumaba si Sara Duterte sa surveys kahit ang main defender niya ay si Harry Roque. So magkaiba yung teflon ng tatay doon sa anak. At hindi nakatulong si Panelo at saka si Harry Roque na mapigilan yung pagbagsak. Na tingin ko babagsak sa next survey pa ulit. Pero Ronald, I think Mark, in defense of Mark, is that given what Digong is, this is the best legal defense or spokesmanship you can do. Diba? I think that's your point, Mark. It's not necessarily that galing-galing talaga ni Harry. It's like, given what you got with Digong, this is the best skin doctor game you can play. Parang ganun, diba ang point mo? Yung nga, na, parang ganun nga yung sasabi ko. And si Tatay Harry siguro, he is pruning his hopes na one day si Sara Harry, but si Harry ang president, di ba? And si he may not be able to win sa a senator, pero if Sara by some chance becomes president, siya yung he's the Sara loyalist. Right. Oh, siya yung nandoon talaga na. Sabi nga niya, kahit nasaan nandoon si Sara, nandoon siya. Oh. At sabi nga niya, so, yung pinakataya niya. Yung tandem ng Sara Aimee, yan ay mga babae na may bayag. Oh, yan ang sabi niya, no? Guys, no? Guys, I heard na sabi ng mga supporters ni Sal Panelo. Ay, Sal Panelo. Bakit niyo daw hindi mention si Panelo? Na-hurt na daw si Attorney Panelo. Matagal din naman siyang spokesman niya. No? Alright, okay. I think you set the tone perfectly for next episode ICC, because one of the persons that BBM actually consulted last year on the ICC question was your favorite, Mark Gamboa, Harry Roque, otherwise known as ex-human rights lawyer. So he's still influential. He's still the leading voice defending the previous administration or whatever that leftist of that voice within the current state institution. Thank you so much for that, gentlemen. Let's go to our next episode from now.